So ayan guys, ituturo ko sa inyo kung paano po bumili ng DPET token gamit ang GCash, Binance at MetaMask. So una po ninyong gagawin, dapat mag-download kayo ng Binance app nyo. So hindi ko na po ituturo kung paano po i-download. Open nyo na lang po yung Binance app nyo. So ayan po. Dapat nga po pala verified yung kwan nyo, yung Binance nyo. Unang-una po, pindutin nyo po itong P2P Trading. Ito po, nakikita nyo po dyan. P2P Trading. And bago po ninyo simulan, punta po kayo sa filter. Dito po sa may bandang taas. Yan. And i-enter nyo po yung amount. So ako 400 pesos lang muna. Then GCash. Kung GCash kayo magbabayad or bank transfer. Ako kasi GCash para mas mabilis. And dito sa country or region, i-all nyo na lang. So ayan, then click yes, refresh na lang natin. So ang gagawin natin dito, hanapin natin yung may pinaka mababa ang pricing and may limit. So 400 yung sa atin, dito tayo sa una, pasok tayo dito sa una, ang limit niya ay 300 pesos ang pinaka mababa and ang max niya 92,000 and ang price niya 59.14 isa. So sa tingin ko, ito na yung pinakamababa. So, ang gagawin lang natin ay click nyo yung buy. And enter natin yung amount dito, 400. So, make sure na may laman yung GCash nyo. And pagkatapos nyan, click nyo po yung buy. Yan. So, dito, click natin yung GCash. Ito yung GCash nya. Copy lang natin yung number nya. And punta tayo sa chat. Tanong lang natin kung tama ba yung number. Paste natin yung number nya. Oh, mali. Hindi natin na-copy. Balik tayo. I-copy natin yung number nya. Yan. Chat natin. Verify lang natin sya. Antayin lang natin yung reply niya. So habang inaantayin natin, punta tayo sa GCash. Tayo sa GCash. And i-ready na natin yung pangbayad natin. Send money. Express send. Paste natin yung number niya dito. 400. So lagay na lang natin yung pangalan natin. Payment. Yeah, the next. So Gonzalo M, balik tayo sa Binance. Ngayon napunta natin. So, abang hindi pa siya nag-reply. Ayan. Click i-chat nyo lang ulit. So kung hindi responsive yung seller, lipat tayo ng iba. Hanap tayo ng ibang seller kung hindi siya responsive. So balik tayo. Hanap tayo ng iba. Hindi siya responsive, dito tayo sa isa. Ayan. Ganun rin ulit gagawin natin. Chat lang natin siya. Ganun din, i-click natin yung number niya. Saan na? Yung number niya. Chat lang natin. Verify. Antayin lang natin siya mag-reply.
So yan, nag-reply siya, i-send na natin. Palitan natin yung number. Send natin and screenshot natin to. Alright, and chat natin ulit, photo album, send natin, done. So wait na lang natin yung release niya. Wait na lang natin siya. Yung pag-release niya. Okay, meron na. Na-receive na natin. So ganun kabilis. So ang gagawin lang natin, magbigay tayo ng positive feedback. So chat natin ulit. Thank you. Sabihin na lang natin. Bilis siya, di ba? And then pagkatapos niyan, once na na-receive nyo na yung kanya, punta tayo sa wallet para i-check natin. So yan, meron tayo ditong BTC. So once na nandito na po tayo, ang gagawin lang po natin ay transfer po natin siya sa ating main wallet. So kiklik lang po natin itong transfer and then transfer po ulit. So ayan, nandito na po tayo sa transfer na kanya. Click nyo po itong BTC, papalitan natin ng USDT. So ayan. And para hindi na tayo mahirapan sa pag-compute, i-click nyo na lang po yung max. Ayan, and click nyo po yung transfer. So ayan guys, once na nailipat nyo na sa BNB yung inyong account, punta lang po tayo sa wallet. And click nyo po yung spot and BNB. Saka po click natin yung withdrawal. Withdrawal na po tayo, punta lang po tayo sa ating MetaMask. So, click nyo po yung MetaMask. And kukunin po natin yung address ng wallet nyo. Yung address ng ating wallet, click nyo lang po itong, ayan, ito pong account. Click nyo lang po yan, yan, nakapi na po yan, yung public address nya. And balik po tayo sa Binance. I-paste lang po natin dito sa address. Yan. I-max lang po natin. And click nyo lang po yung withdraw. Click lang po natin yung withdraw. And confirm. So ayan, pumasok na po sa ating account. Ayan, so nadagdagan na po yung BNB natin. So ngayon, next po na gagawin natin ay punta po tayo sa PancakeSwap para po maipasok na siya sa ating my DeFi pet. So ayan, i-coconnect po natin sa ating MetaMask. So kailangan nating mag-login. Okay, next lang po natin. Connect. Connecting na po yung PancakeSwap. And after po niyan, balik po tayo sa PancakeSwap. And click lang po natin yung max. And ito pong select a currency. I-search lang po natin yung DPET. Kung wala pong lalabas, punta lang po tayo sa address ng DPET natin. And dito po natin makikita yung address nung DPET token. Punta lang po tayo sa 3 bar na to and click nyo po yung DPET token and close nyo po. So ito po yung DPET token address. Yan po, click lang po natin yan and copy. Copy link text. And balik po tayo sa ating browser. Ayan, i-paste lang po natin dito. Ayan, so import. I understand, import. So ayan po. Yan lang po itong swap. And confirm swap. Hindi, pupunta po ulit siya sa MetaMask para i-confirm. Ayan.
Yan, balik po tayo dun sa PancakeSwap. Transaction submitted. So, ayan. Meron po tayong 1.24 DPET. So, close yun na po yan. And ngayon, check po natin sa my DeFi PET. Punta po tayo sa my DeFi PET. Close po na natin itong mga to. And punta tayo sa my DeFi PET. Ayan. Desktop version po natin. Refresh. Antay lang po natin mag-open. So, ayan, nag-appear na po yung DPET token natin. Ayan, 2.10. So, kulang pa din. Kailangan natin ng 3 para makapag-bili tayo ng isang egg. So, ganun lang po kadali. So, ayan. Salamat sa panonood. And huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. So, thank you so much. Kung may mga katanungan po kayo, comment down na lang po at tutulungan ko po kayo. Hindi po ako yung mismong maglalagay ng DPET token sa inyo, kundi kayo po. Kasi po marami pong nai-scam dyan. So, kung gusto nyo pong magkarga ng DPET token sa inyong my DeFi PET account, suggestion ko lang po na kayo na lang mismo ang maglagay. Kasi po mahirap po. Mahirap pong ma-scam ngayon. Marami pong scammer ngayon. So, ayan, papakita ko lang sa inyo yung aking account. So, full screen natin. Ayan. Naka-portrait tayo. And claim lang natin yan. So, may 8,000 tayong nakuha. So, isa pa lang po yung pet ko. Kulang pa po. So, ayan lang po. Ganun lang po kadali. Uy, lumipat. Ayan. So, salamat sa panonood and stay safe. Peace out. Chupapi!